my YouTube channel, Mirs Vlogs. And for today's video, ako ay mag-online reporting sa subject ko na Technology for Teaching and Learning 2. At ang i-discuss ko sa inyo ngayon ay tungkol sa input and output devices. Input devices and output devices. Dito muna tayo sa input devices. An input device lets you communicate with a computer. You can use input devices to enter information and issue commands to your computer. Ito yung ginagamit para makapagpadala ng impormasyon sa isang computer. Ito ang mga examples ng input device. Keyboard. Used to type input data into the computer. Has letters, numbers, has special keys for giving the computer commands. Ito ang ating ginagamit para makapag-type o makapagpasok tayo ng letters, numbers, at iba pang simbolo sa ating computer. Ayan yung mga different keys na makikita sa keyboard. Pointing device. Used to select or move some object on the screen and can do some action. Common gestures are point, click, double click, drag, drop, and right click. Pointing device, ito yung ginagamit natin para maigalaw yung mouse pointer o mouse cursor na makikita natin sa screen. Ayan yung mga examples na mouse cursor na makikita natin sa screen, yung arrow na makikita natin dun sa may monitor. Common pointing devices. Mouse ang pinakakilala o alam natin. Trackball, joystick, game controller, Wacom. Habang tumatagal kasi nag-update ang mga kagamitan kaya nag-e-enhance din yung mga devices na meron tayo. Scanner. Allows you to scan documents, pictures, or graphic and view them on the computer. You can also use software to edit the items you scan. Ini-scan niya yung mga pictures o document na ipinapatong mo dun sa may glass window niya. Tapos, yung na-scan niya, makukopya niya at may ilalagay sa computer. Digital camera. It takes photographs and stores the image as data on a memory card. It may be considered both an input and output device as it can both take pictures and send them to your computer. Ginagamit siya para makapag-take ka ng pictures o kaya videos. Ito rin ang ating ginagamit para makita yung ka-video call mo sa computer. Pwede siyang maging input or output device. Kapag input, nakakapag-take siya ng picture. Kapag sinend mo naman yung tinake mo na picture sa computer mo, magiging output na siya. Halimbawa na lang niyang naka-circle na red, webcam siya, hindi siya nalalagyan ng memory. Hindi katulad ng digital camera na pwede mong lagyan ng memory card. Microphone. A microphone captures audio and sends it to a computer. Microphones can also be used to record audio or to relay sounds live as part of a video chat or audio stream. Ito naman yung ginagamit para kung may ka-video call ka halimbawa, maririnig ka nito o ng kausap mo. CD-ROM or DVD-ROM can be used to put both sound and images into a computer. Use a laser to read a compact disc or CD or DVD. Read-only siya means yung information o laman niya babasahin lang kapag sinalpak mo na siya sa computer mo. Dito naman tayo sa output devices. An output device displays information on a screen, creates printed copies, or generates sounds. Ito naman yung nagpapakita ng mga resulta ng pagproseso gamit yung mga input devices mo. Examples, monitors and displays. Shows the process information on a screen. Monitors often look similar to televisions. Ito yung tinitingnan natin na parang TV habang nagko-computer tayo, yung screen niya. Ito yung old na itsura ng monitor at ito naman yung latest, numipis na yung design niya. Printers, a machine for printing text or pictures onto paper, especially one linked to a computer. Ito yung ginagamit kung yung documents or pictures na nasa computer mo, gusto mo maging tangible. Ipiprint mo siya gamit ang printer with ink para may color kapag lumabas yung output mo. Speaker is an output hardware device that connects to a computer to generate sound. The signal used to produce the sound that comes from a computer. Siya yung ginagamit para marinig mo yung sounds na nanggagaling sa computer mo. Tulad na lang din dyan sa headphones, di ba? Ilalagay mo yun sa tenga mo para marinig mo
yung pinapakinggan mo na nanggagaling sa computer mo. Ano nga bang pinakaiba ng input and output devices? Ang input devices ay mga kailangan mong kagamitan para may mailagay kang data sa loob ng computer mo, while yung output devices naman yung mga kailangan mo para yung mga data na nasa loob ng computer mo ay maging tangible or ma-adapt mo. At diyan nagtatapos ang aking online reporting. Sana ay naintindihan at may natutunan kayo. Bye!